Sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo, nananatili ang ating misyon, ang ibahagi ang mensahe ng hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Hesukristo para sa lahat. Hatid sa inyo ang pinakabagong kaganapan sa gawain ng Far East Broadcasting Company Philippines. Tampok din ang mga kwento ng totoong buhay na binago ng Diyos. Narito si Dan Andrew Cura sa The President's Report. Magandang araw po muli, kaibigan. At mayroon akong good news para sa iyo. Kaya huwag mong ililipat at pakinggan mo ang ating magandang balita. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, para sa isa na namang edisyon ng The President's Report. Ika nga ng mga tao ngayon, ang pinakamahalagang pangangailangan daw ng tao ay pagkain, damit, bahay, at internet. Medyo nakatutuwa po, di ba? Pero pansinin niyo po sa inyong sarili, di po ba nandun palagi na dapat sana may internet? Lalo na po ngayong pandemya, abay hindi na tayo dapat mawawalan ng signal. Importante po sa atin yan. Naalala ko tuloy nung isang araw, abay bumuhos po matinding ulan dito sa Metro Manila. Abay malakas ang kidlat at ang kulog. Medyo nabahala po ako dahil hindi naman sa natatakot tayo sa kulog. Kung hindi, baka po tamaan ng kidlat ang mga kasangkapang pang-electronics at mawalan ng internet. Talagang yung pa rin ang iniisip. At ganito na rin sa mga modernong pamilya ngayon. Nagsasama-sama sila isa-isang lugar sa hapagkainan at sila po'y lahat nakatutok sa kanilang mga gadget. May naglalaro ng online games, may nagchat-chat, tumitingin sa Facebook, at iba pa mga social media post. Mayroon din po namang mga nag-online shopping. Abay, syempre, no? Abay, payday sale. Nakikita po natin na napakahalaga po ng internet sa pang-araw-araw na buhay natin ngayon. Kailangan po ito ng mga estudyante. Sa mga may trabaho, naku, lalo na po dun sa mga nag-work from home. Yung mga nagre-research para po sa pagre-relax, sa panunood, at siyempre para sa ekonomiya. Kahit po sa paghahanap ng boyfriend o girlfriend, abay ginagamit na rin. Gayon din po ang pakikipag-ugnayan sa mga pamilya o kaibigan. Dahil sa internet, nalalapit po tayong lahat sa iba't ibang sulok ng daigdig. Yun po ang isang kagandahan ng internet. Para sa atin dito sa FEBC Philippines, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa makabagong teknolohiya ng internet. Sa pamamagitan nito, abay naaabot po ng broadcast ang malalayong mga lugar, tulad na lang ng mga tagapakinig ng shortwave broadcast. Milyong-milyong mga tao ang nakakapakinig ng mga broadcast kahit na wala silang pisikal na radyo, na tulad po nung nakagawian na natin nung una. Sino ang makapagsasabi na ang simpleng cellphone ay maaaring gamiting radyo? Gayon din ang mga computer at iba pang mga electronic na gadgets natin. Dahil dyan, narito na ang aking good news. Sa wakas, abay masaya akong i-announce na ang FEBC PH app ay gumagana ng muli. Ano man po ang inyong cellphone, Android man o Apple, kaya ano pa po ang inaantay? Abay, i-download na po ang FEBC PH app at maaari kang makinig sa mga stasyon ng FEBC Philippines. At kung nais mong malaman ang kaganapan sa iba't ibang mga bahagi ng bansa o di kaya naman makapakinig sa mga programa, musika o drama, abay, sa inyong sariling wika, download na. Magagamit mo rin ang FEBC PH app para na rin sa iba't ibang mga impormasyon patungkol sa ministeryo ng FEBC. Kasama na ang pamamaraan ng pagbibigay para po sa ating gawain. Salamat sa inyong lahat po na nakiisa sa amin sa panalangin para po maayos na kaagad yung FEBC PH app nang magamit po itong muli. Nananatili ang ating mensahe. Yan ay si Kristo, ang kanyang dakilang pag-ibig para sa lahat ng tao. At nananatili pa rin ang ating nais abutin, ang lahat ng tao sa buong mundo na tunay ngang minamahal ng ating Panginoong Diyos. Ang
Nagbago lang ay ang mga iba't ibang mga pamamaraan na maaaring gamitin sa pagpapahayag ng mabuting balita. At nito lamang nakaraang mga taon ay talaga namang nabiyayaan tayo ng maraming mga platforms, ika nga, sa buong paggamit at sa tulong ng internet. Ganito ang ibinabalita at pinapahayag ng Missions Network News. Sa susunod na 5 taon, aabot sa 80% ng mga tao sa buong mundo ang magkakaroon ng mga smartphones at hindi bababa sa 5 oras kada araw ang paggamit ng kanilang mga smartphones. Salamat sa Diyos sa magandang balitang ito, naway magamit ang lahat ng mga platforms na ito na higit pang mapalaganap ang salita at kaharian ng ating Panginoon. Gayon din ang patuloy na pagpananalangin natin na wala sanang problema o mga technical glitches ang FEBCPH app at naway marami pang mga tao ang makapakinig sa mensahe ng mabuting balita sa pamamagitan ng ating FEBCPH app. Salamat muli sa pagsama ninyo sa aking programa ngayon. Hanggang sa susunod na linggo para sa isa na namang edisyon ng The President's Report. Muli po, ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew, na nagsasabing mag-ingat palagi and God bless you. Inyong napakinggan ang The President's Report. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa Far East Broadcasting Company Philippines o maging kaagapay sa panalangin at iba pang mga paraan, bisitahin ang FEBC website, febc.ph, at hanapin ang FEBC Radio sa Facebook. Maraming salamat sa iyong pag-agapay at pagpalain ka ng Panginoon.